Magandang araw po, Sir Mark. Itago niyo na lamang po ako sa aking pagkakakilanlang Sophia. Isang call center agent at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Isa po ako sa avid listener ninyo. Kaya naman nais ko din magbahagi ng sarili kong kwento. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari sa dating inuupahan kong bahay kasama ang nakababata kong kapatid na si Madel sa lugar ng Pasig. Nangyari ang karanasan kong ito bago pa lamang magka-pandemya. Taong 2019, hindi pa kasi uso ang work from home ng mga panahong yon. Kaya naman napilitan akong maghanap ng bahay na mauupahan malapit sa trabahong pinapasukan ko. Kahit maliit lang ay ayos na, basta ba'y may matutuluyan kami ng kapatid ko. Ilang buwan din kaming naghanap ng bahay na mauupahan noon ng kapatid kong si Madel para hindi na makain ang oras namin noon sa biyahe pauwi sa bahay namin sa Cavite. Pareho kasi kami ng trabaho, ngunit magkaiba kami ng kumpanyang pinapasukan. Hindi ko na lamang sasabihin kung anong kumpanya ang pinapasukan namin. Makalipas nga ang mahaba-habang paghahanap ng mauupahan, ay sa wakas ay nakahanap kami. Kaya naman laking tuwa namin nang makahanap kami ng bahay na mauupahan sa kadahilan ng di lang ito kalayuan sa trabaho namin. Mga kalahating oras na lakaran lang ito mula sa trabaho namin. At talagang buong bahay siya. Hindi namin inaasahan na makakahanap kami ng ganoon. Dahil ang alam ko ay karamihan sa paupahan sa lugar na yon ay madalas ay apartment ang style. Kaya naman minsan ay mas pinipili ko na lang maglakad pa uwi o papasok kapag hindi ako pagod. Exercise na rin yun sa katawan ko dahil parati kaming nakaupo sa opisina. Noong unang lipat pa lamang namin sa bahay na yon, ay nagtataka na ako kung bakit halos lahat ng kapitbahay namin ay iwas sa amin o mas madaling sabihin na iwas sa bahay na inuupahan namin. Ni ang dumaan nga sa harap nito ay bilang lang talaga. At sa tuwing may dumadaan pa sa harap, ay talagang napapatingin sila sa bahay namin. Tingin na may halong kakaiba at pagtataka. Ngunit hindi ko na lamang yun pinagtuunan ng pansin. At inisip ko na lang na baka ganoon lang talaga ang mga tao doon. May kanya-kanyang buhay kumbaga. Maganda at tahimik din naman ang bahay na yon. At talagang nakakapagpahinga kami sa tuwing uuwi kami doon. Mura lang din ang upa at may sariling kuryente at tubig na. Subalit nang tumagal na kami ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Tila ba may iba pang presensyang gumagala sa loob ng bahay at bigla-bigla na lamang akong nakakaramdam ng panlalamig. Madalas din akong nakakarinig ng gripong bukas sa tuwing nasa kasarapan na ako ng pagtulog. Madalas pa ay tumataon ito ng alas tres ng madaling araw. Kapag titignan ko naman ang lababo at ang banyo, ay hindi naman bukas ang mga gripo. Sinisigurado ko din naman kasing sarado ang mga yon sa tuwing matutulog na ako. Sayang din kasi ang bayarin at nagtitipid din kami ng kapatid ko para malaki-laki ang maibigay namin sa mga magulang namin. Kaya naman naisip ko noon na baka sa kalapit bahay lang namin yon. Madalas ko din naman pinapaalalahanan ng kapatid ko na isarado niyang maigi ang mga gripo matapos niya itong gamitin. Parati kong sinasarado yan. Ako kaya nagbabayad ng tubig. Kaya hindi ko hahayaan na nakabukas yan. Baka lumaki pa ang bayarin ko. Pagrarason ni Madel sa akin nang minsang pinaalala ko ulit sa kanya na huwag iwang nakabukas ang gripo. Mabuti naman. Parati ko na lang kasing naririnig na may bukas na gripo dito eh. O siya, isarado mong maigi tong bahay pagkaalis mo. At papasok na ako sa trabaho. Tugon ko at inayos na ang gamit ko para pumasok sa trabaho. Sige, mag-iingat ka. Sabi pa niya,
bago pa man ako tuluyang makalabas ng bahay. Nang makalabas na ako ng gate, ay nasipat kong may taong nakatayo at nakatingin mula sa bintana ng silid kung saan ako natutulog. Napakunot-noo ako at agarang kinusot ang mga mata ko para makita kung ano ba talaga yung nakita ko sa may bintana. Ngunit pagkabalik ko ng tingin, ay bigla na lamang yung nawala. Nakita ko namang nasa may pinto naman ang kapatid ko at nagwawalis. Muli ko pang sinipat ang bintana ng silid ko, pero wala nang tao doon. Tanging kurtinang dinuduyan ng hangin na lamang ang nakikita ko. Saglit akong nakaramdam ng kaba, pero hindi ko na lamang yun iniintindi pa at tuluyan nang pumasok sa trabaho ko. Naging mabilis ang araw na yon dahil na rin sa naging abala ako sa trabaho at ginabi na rin ako ng labas. Kaya naman hindi ko na inaasahan na dadatnan ko pa sa bahay na inuupahan namin ang kapatid ko. Alas 10 na ng gabi ang uwi ko noon at inaasahan kong wala na sa bahay ang kapatid ko dahil alas 9 ang pasok niya at alas 8:30 pa lang ay nasa trabaho na siya. Kaya naman kampante talaga ako noon na mag-isa lang ako pagka-uwi ko. Ngunit nang nasa tapat na ako ng bahay, ay nasipat kong may sumilip sa bintanang nakatapat sa harap ng bahay. Hindi ko makita ang kabuuan nun dahil napakadilim na ng bahay. Tanging ilaw lamang ng poste ang nagbibigay liwanag sa daan. Pero alam ko at kitang-kita ko na may pigura ng tao ang nakatapat sa may bintana. Nang makapasok ako ng gate, ay dali-dali na akong kumatok sa pinto. Naisip ko kasing baka hindi pumasok ang kapatid ko. Pero nakailang ulit nakatok na ako ay wala namang nagbubukas sa akin ng pintuan. Nang pihitin ko ang seradura ay nakalak ito. Kinutuban na ako ng mga sandaling yon na baka may ibang nakapasok sa loob ng bahay namin. Kaya dali-dali ko na rin itong binuksan gamit ang susing hawak ko at pumasok sa loob. Tinignan ko pa ang pinto sa likurang bahagi kung bukas ba ito. Subalit nakasara itong maigi. Kumuha pa ako ng kutsilyo noon para may panlaban ako kung sakaling may nakapasok nga. Subalit na halughog ko na ang buong bahay, ay wala naman akong nakita. Napailing na lang ako nang maisip kong baka namamalikmata lang ako. Yun talaga ang nasa isip ko, dahil alam kong marami ang masasamang loob ang naggalat sa anumang lugar. Matapos kong maisiguradong wala namang ibang tao sa bahay namin, ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Baka dala lang ng pagod ko sa trabaho yung mga nakikita ko. Inayos ko na lamang ang pagkain ko. Habang iniinit ko ang niluto ng kapatid ko bago siya pumasok sa trabaho, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa katawan ko. Lamig na parabang dumaan lang ito ng panindig talaga ng balahibo ko sa batok. Lumingalinga pa ako at nagbabakasakaling hangin lang yon. Pero ni isa sa mga kurtina namin sa bahay ay walang gumagalaw. Sinabayan pa yun ng pagpatak ng tulo ng tubig mula sa gripo. Tuloy-tuloy na pagtulo yun at napakalakas talaga. Kaya dali-dali kong pinatayang kalan kung saan ako nag-iinit ng pagkain ko. Nabuisit pa ako ng mga oras na yun sa kadahilan ng gutom na ako. Patakbo na akong nagtungo sa banyo para sana patayin ang gripong naririnig ko. Subalit nang makarating ako sa may pinto ng banyo, ay nakarinig ako ng mahinang halinghing ng boses ng babae. Humihikbi ito na parang nagpipigil ng pag-iyak at naririnig ko pa ang malalalim na paghinga nito na parang nasasaktan. Kinilabutan talaga ako sa narinig ko ng mapagtanto kong nagmumula yon sa loob ng banyo. Dahil sa nakapatay ang ilaw nito sa loob, ay hindi ko talaga makita ang loob nito.
Hindi kasi abot ng liwanag ng ilaw ang kinapwepwestuhan ng banyo. Palakas ng palakas pa ang paghalinghing na naririnig ko at humahagulgol na ito ng iyak. Nakakakilabot yun na parabang nag-e-echo sa loob ng tenga ko ang iyak ng isang babae. Sinong tao dyan? Takang tanong ko pa noon kahit na alam kong mag-isa lang ako. Dahil talagang nakahalughog ko na ang buong bahay para hanapin ang nakita kong sumilip sa bintana. Kabadong-kabado na ako ng mga sandaling yon, Sir Mark, at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay umakyat sa ulo ko ang lahat ng dugo ko sa katawan dahil sa sobrang takot. Walang ano-ano'y mabilis kong binuksan ang ilaw ng banyo. Laking gulat ko nang makita ko ang isang babaeng puno ng dugo sa mukha at may hawak-hawak itong kutsilyo na nakatapat sa pulsuhan niya. Naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Idagdag pang kumukurap-kurap ang ilaw sa loob ng banyo. Kamuntikan na akong panawan ng ulirat nang bigla nitong ginilitan ng sarili niya. Kitang-kita ko talaga ang pagsirit ng mapupulang dugo mula sa pulso niya. Talagang natumba ako sa pagkakatayo ko dahil sa gulat. Dahilan para tumama ang ulo ko sa sahig. Iyon ang naging dahilan para lumabo ang paningin ko at tuluyan na akong nakatulog. Nagising na lang ako maliwanag na at nasa harap ko na ang kapatid kong si Madel. Umaga na pala at kakauwi lang ng kapatid ko galing sa trabaho niya. Agaran kong kinuwento sa kapatid ko ang nangyari ng nagdaang gabi. Ngunit hindi ito naniwala sa akin at tinawanan pa niya ako. Sabi pa niya baka guni-guni ko lang ang mga nakita ko at naranasan. Ano ka ba, ate? Wala naman akong nararamdaman dito at saka isa pa. Bakit naman nila papaupahan ang bahay na to kung may nanggagambala dito? Wika niya habang nakatingin sa akin na parabang nasisiraan na ako ng ulo. Maniwala ka sa akin. Alam ko kung ano yung nakita ko. May multo talaga dito. Hay nako, ate. Kumain ka na nga lang at magpapahinga na ako. Wala pa akong tulog. Tanging tugon niya at iniwan na ako sa harap ng mesa. Nasapo ko na lamang ang mukha ko nang maisip ang nangyari sa akin nang nagdaang gabi. Nang mga sumunod na araw ay hindi na talaga ako mapakali at hindi na ako kampante sa bahay na inuupahan namin. Ramdam ko pa rin kasi ang kaba at presensya ng babaeng nakita ko sa loob ng banyo. Kaya naman nang magkaroon ako ng araw na walang pasok, ay minaigi kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay namin. Subalit sa tuwing tinatangka kong magtanong patungkol sa nakaraan ng bahay ng inuupahan namin, ay agarang iniiba ng mga ito ang usapan. O madalas ay sinasabi nilang, "Ang bahay na yan, ayoko na lang magsalita at ayokong makialam sa bahay na yan. Basta mag-iingat kayo parati dyan." Wika ng isa sa mga kapitbahay naming napagtanungan ko. Gusto ko pa sanang pilitin ng mga ito na magsalita patungkol sa bahay na yon. Pero hindi ko na lang pinilit pa at halatang halata naman sa kanilang mga itsura na may tinatagong lihim talaga ang bahay na inuupahan namin. Gusto ko din sanang magtanong sa caretaker ng bahay para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit nakakaranas ako ng mga kababalaghan. Ngunit parati itong wala sa bahay nila at parabang iniiwasan ako. Hanggang nagpasya na lamang akong magpahinga muna sa isang tindahang hindi kalayuan sa bahay namin. Napagod na lamang kasi ako kakaikot at kakatanong. Wala naman akong nakukuhang sagot. Habang umiinom ako ng soft drinks, ay napansin kong panayang tingin sa akin ng tindera. Kaya naman sa curiosidad ko ay tinanong ko na siya. "Ano ho yun?" Takang tanong ko. "Ah,
Ikaw ba yung nakatira dyan sa bahay na pinapaupahan? Tanong ng tindera sa akin. Marahan naman akong tumango. Mabuti naman at nakakatagal kayo dyan. Wala ba kayong nararanasang kakaiba sa bahay na yan? Napatingin akong maigi sa tindera. Ano hong ibig niyong sabihin? Wala kasing nagtatagal na tenant dyan. Halos lahat umaalis ka agad. Mabuti na lamang at meron na ngayon. Bakit naman po? Ano po bang meron sa bahay na yan? Kasi sa totoo lang may mga nararamdaman na din po kong kakaiba eh. Hindi naman sa paninira, iha ha. Yung anak kasi ng may-ari ng bahay na yan eh. May kalibin dyan dati. Magmula nang tumira sila dyan, parati na kaming nakakarinig ng ingay. Parati silang nag-aaway. Hanggang sa dumating na lang yung araw na hindi na lumalabas ng bahay yung babae. Nang pasukin nga siya sa loob ng bahay eh, natagpuan na lang siyang walang buhay sa banyo. Puno ng pasa at dugo ang katawan. Nakakaawa talaga ang sinapit ng babaeng yun. Mahabang sabi ng tindera na ikinatigil ko naman. Eh nasan na ho yung lalaki? Hanggang ngayon wala nang nakakaalam kung nasaan ang kalibin nitong lalaki. Magmula nang matagpo ang patay na ang babae eh wala na ring nakakita pa sa lalaking yun. Tiyak nagtatago na yun at hinahanap siya ng batas. Nang marinig ko yun sa tindera, ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung matatakot o mahahabag ba ako dahil sa sinapit ng babaeng nagmumulto sa bahay na inuupahan namin. Mabuti nga at nagtagal kayo dyan eh. Siguro hindi na nagpaparamdam sa inyo yung namatay. Dagdag pa ng tindera. Hindi na ako nakasagot pa at nagpaalam na lamang ako sa tinderang yon. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang sasabihin ko. Dahil nakaramdam na naman ako ng takot. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay, ay agaran akong sinalubong ni Madel. Bakas sa mukha niya ang takot at pagtataka. Kaya naman agaran ko siyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit parang takot na takot siya? Nagpalingalinga pa si Madel sa loob ng aming bahay. Kasunod nun ay ang mabilis niyang paghatak sa akin palabas ng bahay na yon. Nang makalabas kami ay doon niya sinabing nakakita siya ng babaeng umiiyak sa CR. Nung una ay inakala niyang ako ang umiiyak. Subalit nang tignan niyang maigi ito ay bigla na lamang nawala ang babae. Kaya naman sa takot ay nagmadali siyang lumabas ng bahay at sakto ngang nakasalubong niya ako. Agaran ko namang sinabi sa kanya kung ano ang nalaman ko patungkol sa nakaraan ng bahay na inuupahan namin. Hindi naman lubos makapaniwala ang kapatid ko at nagprotesta pa ito kung bakit pinapaupahan pa ang bahay kung may namatay na pala doon. Maging si Madel ay binalot na rin ng takot at magmula nang malaman namin yun ay agaran na kaming naghanap ng ibang mauupahan. Pero hindi ganoon kadali ang paghahanap ng malilipatan. Kaya naman ilang linggo pa kaming nanatili sa bahay na yon. Minabuti na lang naming magtirik ng kandila araw-araw sa tapat ng banyo at mag-alay ng kaunting dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng babae. Subalit mas lumala pa ang panggagambala ng babaeng multo sa amin. Parati na itong nagpaparamdam na tila ba naghahanap ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Kaya naman dahil sa takot, ay mas pinili na lang naming mag-uwian ni Madel kesa ang manatili pa roon kasama ang multong hindi matahimik sa bahay na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kasandata. Sana ay ma-feature din po sa channel na ito. Gusto ko lang din ma-experience nyo ang paupahang bahay na yon. Maraming salamat po.